Rise and Shine Pilipinas, alamin na po natin kung ano magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, August 9. Patuloy pa rin nating inaasahan ang pag-iral ng Southwest Monsoon o Habagat na nakakaapekto ngayon dito sa extreme northern Luzon. Makikita natin din sa satellite image ang kaulapang ito ay may patuloy na particular na dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Ang binabantayan naman nating Tropical Storm Lupit ay sandaling pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at binigyan ito ng local name na Juaning. Ang ikawalong tropical cyclone na pumasok o nabuo sa loob ng PAR ngayong taon. As of 3 a.m., nasa layo na itong 1,765 kilometers northeast ng extreme northern Luzon at may maximum sustained winds na umaabot sa 85 kilometers per hour, malapit naman sa gitna at 140 kilometers ang Luzon ang gustiness. Kumikilos ito pa-north, papalayo sa landmass ng Luzon sa bilis na 50 kilometers per hour. Inaasahan nating wala nang direktang epekto magiging epekto ang sa anumang bahagi ng bansa pero mahahatak pa rin ito ang southwest monsoon o habagat na nakikita natin dito sa pagitan ng Taiwan at Batanes. Samantala, isa pang sama ng panahon ng ating binabatan, ito yung low pressure area. As of 3 a.m. this morning, matatagpuan na ito sa layong 610 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. Yung trough o yung cloud extension naman ito ang magdadala ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, ganun din dito sa may Bicol region. Dito sa Luzon, cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms sa Batanes at Babuyan Islands. Samantalang improved weather naman tayo dito sa western Luzon matapos ang ilang linggong pag-uulan dahil na rin sa cloudy skies and aasahan ng malaking bahagi ng western section ng Luzon. Pero may mga isolated rains pagdating ng hapon dito sa may Ilocos region, Benguet, Zambales at Bataan. Partly cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms naman ang aasahan sa Cordillera Administrative Region sa mga probinsya ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Tarlac, Pampanga, Bulacan, ganun din sa Cavite, Batangas at Rizal, Mindoro Provinces, ganun din dito sa Palawan. Samantalang magiging maulap at maulan naman sa Bicol Region dahil naman sa epekto ng trough o yung cloud extension ng low pressure area. Dito sa Metro Manila, aasahan natin ang partly cloudy skies with isolated rains. Ang aasahan natin ngayong maghapon. Sa Kabisayaan, cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms naman ang aasahan. Dala pa rin ng trough o yung cloud extension ng LPA sa Central at Eastern Visayas. Kahit hindi apektado ng habagat ang Mindanao, dala pa rin ito ng magiging maulap pa rin dito, dala pa rin ito ng extension ng tinatawag nating trough o yung extension ng low pressure area kaya siyang magpapaulan dito sa malaking bahagi ng eastern section ng Visayas, particular dito sa Caraga at sa Davao region. Mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible flash floods and landslides na maaaring idulot ng mga nasabing pag-ulan sa mga lalabas naman ng bahay at mga papasok sa trabaho. Ngayong umaga, magdala pa rin ng payong panangga sa ulan dahil pa rin sa mga kalat-kalat na pag-ulan na maaaring maranasan sa umaga at late afternoon ngayong araw ng Lunes. Sa ngayon, walang inilabas ng pag-asa na gale warning sa mga karagatang nakapaligod sa bansa. Moderate to rough ang inaasahang pag-alon sa halos buong karagatan ng nakapaligid dito sa ating bansa at slight to moderate naman dito sa may Moro Gulf. Sumikat ng araw kaninang 5:41 a.m., sunset naman mamayang 6:22 p.m. ng gabi. Tumutok lang po palagi dito sa PTV4 para sa pinaka-latest update sa magiging lagay ng ating panahon at sa mga rainfall advisories na maaaring ilabas ng pag-asa sa ating mga lugar. At yan po ang inaasahan natin magiging taya ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, August 9. Ako po si Edmar Rosales, nagsasabing lagi maghihanda, may bagyo man o wala.